Ang topic natin ngayon, 18 foods for losing weight. So ito po yung mga tips natin. Ano yung mas kakainin natin kung gusto nating magbawas ng timbang o yung mga sinasabing ang nagda-diet o nagja-dieta o medyo gustong maging slim, lalo na after the holidays, ano? Pero ito, the whole year round, pwede niyong kainin para hindi tayo mag-gain ng weight. So, ano yung number one? Itong muna mga foods na to pinili natin kasi low calorie sila. Ibig sabihin, pag kinain natin, mababa lang ang calories, tsaka hindi tayo ganong tataba. At ang lagi nga nating sinasabi, kontian natin ang ating kakainin para mas konti din yung calories. At number one, syempre palagi, vegetables, mga gulay po at salad. Kasama na po dyan ang salad. Bakit maganda ang lahat ng gulay? Lahat po ng gulay, low calorie. So, dapat damihan natin. Mas nakakabusog sa low calorie at nakita nga po nila na mas nababawasan yung kakainin na main meal ng mga karne kasi nabusog na dun sa gulay. Kaya, diba, sa healthy plate natin, kung pwede nga, kalahati, gulay at prutas. Number two, yung sinabi natin kanina, suha. Oo, suha. Sa abroad, meron silang grapefruit. Dito sa atin, suha, kahel, lukban, yan ang mga pangalan nito. Sinasama nga ito sa salad. Ano? Low calorie at nakakabusog. Nakita nga nila, pwede kang mag-lose ng at least mga 3 pounds in 3 months sa pagkain nitong suha. Yun lang, pag may hyperacidity, edi mas less yung kakainin nyo. Nabanggit natin kanina, apples, 80 calories lang po ang apple. So, kainin muna bago sa inyong main meal o kaya yun yung gawin ninyong merienda sa alas 10 ng umaga o alas 3 ng hapon. Marami po itong pectin, nakakapagbaba ng cholesterol at asukal at nagbabind dun sa mga pollutants tulad ng lead and mercury para mas hindi maabsorb ng ating katawan. So, maganda po. Tsaka, nakaka-relax pa lalo na sa mga stressful times. Tsaka, gusto po ito ng mga bata. Hugasan lang mabuti bago ipakain. Kasi nandun po sa balat yung pectin. Kapatid ng apple sa pagda-diet, syempre, peras. Pwede po US pears, China pears, Korean pears. Pag-sale, dun nyo bilhin. Nakakapagpababa. Ganun din po, 80 calories lang ang maliit na pear. Siyempre, pag mas malaki na rin yung calories. At lagi nating sinasabi sa mga nagda-diet, tapos gusto nyo ng protina, pwede po ang itlog. Maganda po ang itlog. Napansin nila sa pag-aaral yung kumain ng itlog sa almusal, mas busog sila or satisfied the whole day. Kaya mas maganda po. One egg a day kung mataas po ang cholesterol natin or at least 3 to 4 times eggs in a week. Pero kung hindi naman po mataas ang cholesterol, pwedeng-pwede ang 1 egg a day. So, maganda po. 75 calories lang ang bawat egg. Diba nga, tayo mga Pilipino, laging may bangus silog, tap silog. Maganda po yan. At syempre, ang number 6 natin, paborito natin, saging, bananas. Napakaganda po ng saging, complete meal na po yan. Yan lang po ang kailangan nyo. Kahit sa isang meal, kung napaka-busy ninyo, saging na lang po ang ating kainin. At ang number 7 natin, beans. Kasama po ang mongo beans. Yan. Tapos, di ba, tayong Pilipino mahilig sa pork and beans. Meron din pong mga dilata or ready na ng mga beans. So, lahat po yan pwede nating isahog sa ating mga kinakain bilang extender at pampabusog din. So, maganda po. Low fat, low salt, zero cholesterol ang ating mga beans. At meron siyang cholecystokinin. So, mas suppress yung ating appetite. Parang mas ayaw natin kumain ng kumain. Kaya ganun kaganda ang beans. Siyempre, number 8, suka. Maaaring makapagpababa ng weight ang suka. Diba, isama nyo lang yung suka at olive oil sa usawa ng tinapay bago kumain. Nakita nila, mas konti na lang yung makakain mong main meal.
So mas konti nilang sa Italy ganun. So suka with olive oil, dun masasawsaw ang tinapay. So pag kumain ka na nun, konti nilang kakainin mong kanin, pasta, ulam. In that way, makakapag lose ka ng weight. At yung number 9 natin, tofu. Yung Tokwa family. So ito, example ng Tokwa. Yan, ito, ready to eat Tokwa. Meron din nabibili. Kasama na dyan yung mga soya milk. Masarap po lahat yan. Binabawasan daw ng Tokwa ang gana sa pagkain at maiging pampalit sa protina. At syempre, low calorie kumpara dun sa karne. Diba? Kaya gusto natin. So marami pa siyang omega-3 fatty acids at fiber. So maganda sa heart, sa ating bones. So mas kumain tayo ng tofu pampalit. Oo. So nandun na po tayo sa number 10, green tea. Green tea, meron pong mga katikin. So pwede kayong bumili ng tsaa na kung tawagin ay green tea. Antioxidant po ito at maaring makapagpababa din ng ating weight o makatulong habang tayo ay nagpapapayat. Ang green tea nga, mas maganda nga daw, Doc Lisa, yung pag ginawa mo mga within 2 hours ay iinumin na. So yung green tea pwede naman isa, 2 baso, wag lang sobra dami. Meron namang non-caffeinated na green tea. Mm-hmm. Okay din. Tapusin ko na para isang ano na rin. Sana meron kayong lapis at papel ano para nailista ninyo. Tapos syempre lagi natin gusto brown rice. Hindi, yan na mismo papakita ko kasama yung lalagyan. Pwede pong brown rice, black rice, kasama na po dyan yung mga wheat bread. Sa una po, baka magtai kayo. So, ipinapayo ko po. Una, gawin nyo 25% muna na brown rice or black rice mixed with 75% white rice. Tapos, unti-unti nyo itaas, gawin yung 50-50. Hanggang next time, kaya nyo na 100% brown rice or black rice. Ang maganda kasi sa brown rice, marami siyang fiber. Very fibrous. Oh. Mm-hmm. Mas nakakabusog, good for the stomach. Sinabi ko yung fiber. Para maganda yung paglabas ng dumi, para hindi magka-almoranas. Okay? Isama po natin dyan ng wheat bread. Wheat bread. So, mas nakakabusog din po kapag kinain natin ng wheat bread. Mm-hmm. At marami na po in the market, sa mga grocery, supermarket, yung mga high-fiber cereal, iba't ibang klase. Ayan, isasabi sa'yo. Marami high na tayong fiber. Pwedeng gawing merienda, mga bars, mga in-form na ganyan. Pwede nyo kainin, basta high-fiber cereal. Meron din pong mga naka-boxes. Ito, Doc Lisa, high-fiber, certified organic, non-GMO. Mm-mm. Ganda siya talaga, very healthy. So, kung kaya ng budget natin. Tapos, tinitingnan nyo rin yung nutritional label, di ba? Yan ang maganda. Focus natin, Gina. Yan. Ganda yung nutritional label. Nakita nyo kung gaano ka-healthy. Yan ang chine-check nyo dapat. May mga local version yan, yung Pinoy version sa mga grocery at supermarket. Okay. At syempre, ang number 30 natin, oily fishes. Pag sinabing yung mga matatabang natin, fishes, focus natin, tilapia, tapos ito po, salmon, alam ko mahal yan. Ang local, pwede ang sardinas. Yan ang local version. Kung hindi na, tilapia, kaya din naman natin bilhin. Ang medyo mahal lang dyan talaga. Salmon, maganda sa omega-3 fatty acid. At syempre, mas nakakapayat kumpara sa karne. Yes. Pagdating sa tilapia, huwag kayong maniniwala sa mga fake news. Ang daming fake news lumalabas sa internet na yung bacon daw, mas healthy sa tilapia. Kalokohan po yun. That's not true. Hindi tunay yun. Ang bacon, taba eh. Wala kang panalo sa bacon. Ang bacon, puro bad fats, unsaturated fats. Mas healthy ang tilapia kaysa sa bacon. Yung sinasabi nyo, baka madumi yung feeds. Di, pili tayo ng magandang tilapia. Pero favorite ko yung tilapia. Healthy fish siya. Tapos, kung gusto nyo talaga magandang klaseng isda, mas magandang salmon. Salmon is the best talaga. Talagang mas marami pa siyang omega-3 than tilapia. Pero mahal lang nga siya. Kaya kung, pero ang ibig ko sabihin, mas healthy ang isda. Si Jesus during the Bible, 'di ba? Isda ang binibigay sa mga tao, hindi naman karne. 'Di ba? So dapat isda ang kakainin. Yan po ang healthy. Huwag kayong maniwala sa fake news. Fake news lang po 'yan, pampa-viral, pero hindi po tunay 'yon. Lahat ng doktor magsasabi na fish is better than taba, lechon at 'yun talaga pang-atake sa puso.
Yes, ang number 40 natin, yung mga low-fat milk at low-fat yogurt. Siyempre, pag sinabi natin less fat or low fat, eh, less yung calories. O, mas, kumbaga, mas hindi siksik. So, lalo na kung adult na tayo. Kung children, pwede po pa silang hindi i-low fat. Pero kung adult na tayo at gustong pumayat, yung skim milk or low-fat milk at yogurt ang ating gagamitin. Kaya nga sa mga desserts, iwasan nyo yung maraming cream. Kasi full cream milk talaga ang ginamit doon. Full cream, pampataba, Doc Lisa. Yes. Tsaka complete food na rin po ang milk. Kompleto na siya sa lahat ng kailangan natin. Ang isang yogurt po, 70 calories lang. Tapos po, ang next naman, oatmeal. Eto, marami tayong oatmeal. Natin oatmeal. Yan. Eto, oatmeal. Wow. Yan. Pangpapayat po, sure yan. Lalo na sa inyong almusal, may beta-glucan po yan. Siyang nagtatanggal ng kolesterol. Meron na rin po mga oatmeal cookies dito sa ating mga supermarket. May local version po nito. Ito lang yung meron ako ngayon, kaya ito na rin po yung in-example ko. Mas maganda daw, Doc Lisa, ito may whole eh. Whole oats. Basta makita kayo ng word na whole, napakaganda yan. Whole oats. Yes, sa pagpili naman po ng chicken o manok, gusto natin, nakita nyo po ito, may balat pa, pwede nyo pong tanggalin bago iluto. So gusto natin, kung talagang nagpapapaya tayo, tanggalin natin yung balat. Chicken without skin o kaya turkey breast kasi medyo mahal eh. So tayo, manok tayo. So meron din po tayong mga chicken breast na nabibili. Wala na pong balat na frozen na sa inyong mga supermarket at mga grocery. Naubos lang nung anak ko kaya hindi ko na napakita ngayon. I-add ko lang, Doc Lisa, pagdating sa chicken. Merong mga parte sa manok na matataba, na maraming fat. Merong mga parte na low fat. Eh. Ang matataba, thigh part. Hita, di ba? Hita, leg. Diba? Kasi makita niyo, puro taba yun. Puro oily. Eh. Ang low, pati yung wings din eh, di ba? Chicken wings. Kasi mas maraming balat eh. Kaya nga pinapatanggal yung balat. Ang low fat, yung breast part. Diba? Kaya nga mas matabang siya, mas matigas. Ginagawa na chicken sandwich. Ang pinakamataba, alam mo ng part sa chicken? Yung puwet. Pinakamarami. Saka alam nyo po, yung pagkakaluto na may breading, kasi po maghahakot o magsisipsip ng mantika. Hindi maganda may breading. Kaya kung pwede, kung nagpapapayat kayo, i-steam nyo na lang or simpleng prito, wag nyo na lang lagyan ng breading kasi kakapit dun yung mantika, eh high calorie ang mantika. Tapos pagdating naman po sa mga karne, opo, wow. Tanggalin natin itong mga taba-taba na to para ang matira yung pinaka karne lang. So, lean meat na po. So, merong tinatawag na choice o select o prime. Kaya lang, mas mahal nga po yun. Kung nagtitipid kayo, pwede nyo naman pong bilhin muna may ganito. Kayo na lang po ang magtapyas. Mas mura sa ganon. Siyempre, mas less yung taba ng baka, baboy, mas hindi nakakataba. At siyempre pa, ang number 18 na hindi nakakataba ay tubig. Uminom po tayo ng tubig bago kumain para medyo busog na tayo, konti na lang makakain natin. At sabi nga natin, 8 to 12 glasses of water a day. Okay, so rundown lang, 1 to 18, banggitin mo lang isang beses, Doc Lisa. Kuha po tayo ng lapis at papel. Number 1, gulay at salad. Number 2, grapefruit or suha or kahel. Number 3, apple. Number 4, pears. Number 5, itlog. Number 6, banana. Ang number 7, beans kasama ang munggo. Number 8, suka. Number 9, tofu, tokwa, soya milk. Number 10. Ang number 10 natin, green tea. Number 11, brown rice at wheat bread. Number 12, yung mga high fiber cereal. Number 13, yung mga oily fishes gaya ng salmon, tilapia, sardinas. Number 14, yung low-fat milk, low-fat yogurt. Number 15, oatmeal. Number 16, chicken, tanggalan ng balat. 17, karne, tanggalan ng taba. Number 18, tubig. Okay, ako naman, Doc Lisa. Yes. Bibigyan ko naman kayo ng 7 foods na bawal kainin. Ha? Kanina, binigay niya yung pwede kainin. Ngayon, papakita natin yung bawal kainin. Ito po ang pinaka-unhealthy na iiwasan nyo. Prito. Ha? Kahit anong prito, high fat yan, di ba? Ingat. Donut, tsaka pastries. Sino mahilig sa donut?
Sarap ng donut, di ba? May Bavarian cream. Walang lubog sa mantika. Wala kang panalo sa donut eh. Kasi yung donut, carbohydrates na siya. May asukal pa siya. Meron pa siyang matatamis. May chocolate pa, strawberry. All carbo, talagang shoot up yung blood sugar nyo. Ma-shoot up yung blood sugar nyo. Mahihilo yung pancreas nyo dun sa donut. Kaya hindi talaga healthy. Yung pastry sa hotel, di ba? Ang daming mantika. High calorie, high sugar, mabobondat kayo nun. Yung mga number three, mga candies. Kahit anong candy. Diba? Mga bata, sira lang ipin. Candy, sweets, yung anong kinakain ng mga bata. Number four, ang bawal talaga, soft drinks. Sino mahilig sa soft drinks? Yung masyadong iced tea, hindi rin maganda. Iced tea, soft drinks. Okay ang green tea, walang asukal. Pero iced tea and soft drinks, isang basong soft drinks, 7 kutsaritang asukal. So parang kinain mo na yung tubig na may 7 kutsaritang asukal at merong coloring pa. Ang pinakamasamang soft drinks, yung maitim, yung brown, yung dark cola. Mas masama yun kasi may phosphorus yun eh, masisira pa kidneys natin. Kung gusto niyo talaga soda, doon na kayo sa light, yung mga 7-Up, Sprite, yung kulay puti. Hindi matamis pa rin pero less siya. Number 5, mga potato chips, mga chippy, lahat ng mga chips na gusto nyo. High fat, high salt, high vetchin pa. Baka sumakit ulo natin sa vetchin, kumabugba. Number 6, ang pinakamasama, bacon. Hot dog, sausage. Kaya mga bata, ang daming advertisement ng hot dog eh. Lakas ng benta ng hot dog. Alam nyo ba paano ginagawa yung hot dog? Lahat ng hindi magandang karne, di ba? Yung chicken or yung meat. Lahat ng magandang karne, ibebenta yan. Rib eye, ibebenta yan. Lahat ng good parts nung karne, nung baboy, nung baka, ilalagay yan sa bebenta. Lahat ng bulok, lahat ng pangit, lahat ng ugat, lahat ng mga leeg-leeg, tinatabi nila, dudurugin nila. Pag dinurug nila, gagawing paste. Babalot, hot dog yun. Okay? Pwede rin chicken nuggets yon. Tingnan nyo yung mga exposed. In-exposed na itong mga hindi healthy foods eh. Yung mga chicken nuggets, yung mga hot dog. Kasi nga ginawa siyang paste, ang pinipili yung pangit na klaseng karne. Yung mga ugat-ugat, yung mga nerves, kasama yan sa hot dog. Diba? Kaya hindi po healthy. Taas sa calories, taas sa cholesterol. And number 7, yung mga hamburger na high fat, yun talaga iiwasan natin. Okay? May tanong ba sila, Doc Lisa? Marami ba sumamaloob? So, Christmas tayo ngayon. Papakita natin ang tamang timbang sa kanila. Tamang timbang. Pwede tayo siguro dito. Tamang timbang. Tapos bang bibigyan ako ng mga diet tips para sa kanila. Okay. Pwede ka mag-anan, Lisa. Yan, kunin mo yung bench. Yan, ang diet foods. Okay. Gina, pointer naman. Yung pointer ko. Yan. So, para malaman kung dapat mag-diet o hindi sa mga kababaihan, okay? Short lang, ulitin ko. Ang secret dito, pag 5 feet ang mga babae, 100 pounds. Yan ang average. Sa Asian, ha? Sa Asia. Sa Filipinos kasama. So, kilos, 45 lang. Pag ang height nyo, 5'1 plus 5 pounds. 105 lang. Pag height mo, let's say matangkad ka, 5'4, 120 pounds lang. Kung 4'10 ka lang, 95 pounds lang. Maraming may reklamo dito sa table ko, sasabihin nila, kulang yan, Doc, mali yan table mo. Actually, ito kasi yung average eh. Ngayon, kung sobra kayo ng 10%, pwede pa. Let's say 5 feet ka, ang timbang mo, 110. Diba? 10% more, pwede pa. Hanggang 10% more. So, dito, bigyan ko kayo ng allowance, up to 110, pwede 10%. Pero pag lumapas kayo ng 10%, let's say 5 feet ang timbang mo, 120, 130, over na talaga yon. So, pag lumampas ng 10%, tawag sa'yo overweight. Pag lumampas ng 20%, pwede nang tawagin na obesity o obese. O-B-E-S-E, obesity, obese. So, hindi maganda yon. Hindi po kasama... Yan ang normal height and weight. Pag matangkad sa mga beauty pageant, ang maganda nga sa matatangkad, mas marami kang weight pwede. Katulad nito, 5'6", so mas mataas pwede, 130.
Pwede nyo i-post po. Salamat sa pag-share nitong video. I-post nyo ang height nyo at yung timbang nyo. Sabihin nyo, Doc, over. O, Doc, sakto lang ako. Sexy. O, Doc, underweight ako. Diba? Yung mga tips natin ngayon, yung pampapayat eh. Ito rin, ha? So, dito sa height and weight, meron kayong 10% allowance lang. Hindi rin masyadong sosobrahan natin. Okay? Hindi po kasali, nililinaw ko lang ha, hindi kasali ang age. Marami may reklamo, ba't hindi kasali? Hindi po kasali sa body mass index ang age eh. Wala naman kasing connection kung edad mo ay 30 years old or edad mo ay 60 years old. Pareho dapat ang timbang mo eh. Pareho dapat ang timbang. Yung height mo kasi, tsaka yung laki mo, yung pa rin naman eh. Hindi porke ang edad mo 40 years old, may dagdag kang 20 pounds. Hindi po. Pag nagkakaedad tayo, tumataba tayo kasi mabagal ang metabolism. Hindi yan excuse na pwede na kayo kumain. So, hindi siya talaga kasali. Height lang, tsaka weight. Ano to? American standard to. Itong ganito. Pero ito, pang-Asian to. Sa mga kalalakihan, pag ang height nyo, let's say 5'4", sa mga lalaki, 130 pounds. Yan ha. Pag ang height nyo, 5'6", 142 pounds. Pag ang height nyo, 5'8", yan, 154 pounds. May allowance kayo ng mga 10%. So, 154 plus 15, siguro hanggang mga 165, 169, pwede pa. Pero depende rin eh, kung malaki yung buto mo, nag-exercise ka, pwede a little more. Pero pag lumampas ka ng 10%, overweight na yon. Maraming sakit makukuha sa pagiging overweight eh, Dok Lisa. So, bigyan ko na sila ng mga tips dito. At tuloy-tuloy ko na ba? Yan. Tanggalin ko muna itong board. Ito yung mga tips natin. Summary at magandang mga tips na pampapayat. Mabubusog kayo ngayon sa pampapayat. Killjoy, no? Holidays, pampapayat. Oh, yan. Ang magandang board natin. Ito po, hindi ko sinasabi na magpakagutom kayo, na huwag kayo kumain. Substitution tayo. Palitan yung unhealthy food mo ng healthy food. Para busog pa rin kayo, hindi lang ganun ka mataba at masama ang kinain mo. Order kayo mo ng sabaw at ulam. Pag sabaw na sa restaurant, huwag kayo mag-order ng cream soup. Cream soup, ano yan eh? Gatas yan eh. Di ba? Nakakataba yan. Whole cream milk. Doon lang kayo sa clear soup. Clear soup. No, ito mga no, mga naka-fried, prito, buttered, di ba? Chicken alakib, masarap. May cream, krema. Doon lang kayo sa boiled and grilled, mas okay dito. Sa grilling, less calories. Taba ng baka, taba ng baboy, di ba? Sinigang na baboy, lumulutang yung taba, daming mantika, bawal. Gusto mo na taba? Taba ng isda. Hindi po bawal. Taba ng isda, bangus belly, very healthy. Tuna belly, very healthy. Hindi bawal ang taba ng isda kasi good fats yan. Sabi yan ni Doc Willie at ni Doc Lisa. Diba? So kung gusto nyo ng beef or pork, pwede. Mas maganda chicken o fish. Tinuro namin yung parts, diba? Ito ang bawal, Doc Lisa. Hot dog, sausage, langgonisa. Paano ba ginagawa langgonisa? Kalahati, taba. Kalahati taba. Ang pinakabawal pa po, siomay. Nako, siomay. Huwag kayo kumain ng siomay. Siomay house. Alam niyo problema sa siomay? Explain ko siguro sa kanila. To. So, chicken meat pwede. Crabs pwede. Yung laman ng crabs. Huwag yung aligi. Ano nga yung aligi? Yung mapula, di ba? Yung taba. Ang isang bawal po, siomay. Mahilig kayo sa siomay. Alam niyo ba bakit malambot ang siomay? Malambot ang siomay kasi puro taba nilalagay. Ang isang siomay, pag ginagawa yan, 40% pure fats. Pure taba. Kaya nakita niyo yung siomay, may taba-taba. Kahit yung hakaw eh. Yung hakaw sa loob, di ba may shrimp? Tingnan mo, buksan mo yung hakaw, may apat na maliliit na taba sa loob. Kaya nga siya malasa. Ang siomay na walang taba, hindi makakain. Sobra tigas eh. Magiging matigas. Kaya nilalagay nila 40% fat. Hindi po healthy. Next ay to sauces. Doc Lisa, bakit mo tulungan? Sauces. Anong sarsa ang para sa iyo na pwede mong kainin? Yes.
Ang bawal itong mga fish sauce, di ba, Doc Lisa? Siyempre, ayaw natin maalat yung mga patis, toyo, bagoong. Palitan na lang natin ng sausawang, kalamansi, at suka. Yun na lang pagpalitin natin kasi hindi naman yun masama sa katawan. Pero ang bagoong, alat bawal. Ay bawal po sa may high blood at sa matataba. High fat po ang mga may gravy, mayonesa, mga Caesar's dressing, Thousand Island dressing. Mas maigi po o mas may benepisyo kung ketchup tsaka yung suka. Yun po yung vinaigrette. Suka with olive oil. Yan. So yan, mas healthy ah. Yung mga mahilig sa gravy, nako. Masarap ang sausaw yung gravy sa kanin, di ba? Ito, sa rice. Ako naman, sa rice. Dito, Doc Lisa. Hi, two shot mo ako. Sa rice, mas healthy talaga, plain rice. Alam ko gusto nyo sinangag. Gusto nyo fried rice. Gusto nyo bagoong rice o daing rice. Hindi po healthy kasi talaga. Una-una, pag ang calories ng plain rice ay 1 cup, 150 calories. Pag na-fried rice ka, magiging 250 calories na yan eh. Kasi puro asin, tsaka mantika, mas nakakataba na siya. Malasa nga siya, kaya na nakataba. Tsaka hindi maganda init ng fried rice. May tawag tayong reheated fried rice na food poisoning. Pag ininit-init mo fried rice, sasakit yan mo. Sinabi ko kanina, kalimutan na ang croissant. Yan talaga number one, pampataba. Sobra daming butter yan. Sinawsaw yan sa butter. Kaya ganun siya. Kasarap, ganun kalasa, ganun ka-flaky ang croissant. Muffins din. Nakakataba. Gusto nyo tumaba, kainin nyo lahat tong no. Ito. Sa mga gusto tumaba, kainin lang tong no. Mag-fried rice kayo, mag-croissant kayo, mag-sweet roll, mag-pancake, punuin ng whipped cream and butter. Yan, tataba kayo, sure. Gusto nyo pumayat, dito tayo. Plain rice, plain bread, pandesal, French bread, okay din. Mas wala pang ang asukal. Konting butter, konting honey lang ilalagay. Pagdating sa drinks, ito ha, mga pampapayat. Yan, alcoholic drinks. Huwag yung mga full cream milk. Pampataba dito. Skim milk, better. Low fat milk. Carabao milk, Doc Lisa, ang sarap. Fruit juices na lang tayo. Soft drink, sa akin, mas maganda tubig. Water is better. Diet, actually diet, hindi rin healthy eh. Hindi rin healthy ang diet eh. Bottled water pa rin is best. So, patulad na sinabi ko, iwas tayo sa mga alcoholic drinks. Ha? Kasi pinapakita namin to, baka merong mga pagkain, kala nyo, okay lang, kain-kain ng kain. Yung pala tumataba kayo. Diba, hindi nyo alam kung bakit nakakataba. Ito sa main meal natin, Doc Lisa, sa dessert. Yeah, last two boards. Shrimp head. Hipon. Ang hipon, pwede ba kayo kumain ng hipon eh? Huwag lang yung ulo, huwag lang sipsipin yung ulo. Nandun lahat yung taba eh. Makolesterol. Shrimp meat, pwede. Okay. Oyster and clam, tahong, pwede naman pa konti-konti. Wag lang masyado, ingat sa red tide. Chicharon, bawal. Kalimutan mo na, cropek, popcorn. Popcorn is better, cereals. Ang bawal, siomay, lalo na yung mga asado, siopaw na puro taba. Pwede lugaw na lang. Sa itlog, okay naman ang egg, kainin lahat. Kung mataas lang cholesterol mo, ingat lang sa egg yolk. Huwag masyadong egg yolk. Sa leche flan, egg yolk. Diba? Sa cake, egg yolk. Huwag lang masyadong egg yolk. Mas okay yung egg white na lang. Yes, Doc Lisa? Last one. Last board natin to. Dessert for the diet foods. Ang gusto nila, oh. Mag-comment kayo. Kung gusto nyo tumaba, kaliwa, ha? Gusto nyo pumayat, kanan. Ice cream, Doc Lisa. Sino mahilig sa ice cream? Paminsan-minsan, pwede, pero nakakataba yan. Ice candy, gelatin, pwede. Mas healthy siya. Chocolate cake, nako. Sarap ng chocolate cake. Nako, yung icing, malalagutan kayo dyan sa icing. Ngayong parties, ang kinakain, yung icing mismo, pure fat yon, pure yon, purong-puro mantika, angel cake na lang. Milkshake, sarap ng milkshake, yogurt na lang.
fruit salad na ko halo-halo, nakakataba. Although healthy yung mga beans eh, okay naman eh. Fresh fruits na lang tayo. Ang fresh fruits, mas healthy. So, hindi tayo killjoy, yung mga gusto tumaba, pwede doon sa one side, yung gusto pumayat, dito sa kabilang side. And last tip natin, para pag pumupunta kayo sa fast food, minsan kinukulit tayo ng mga babae sa mga fast food, di ba? Sa mga fast food chain. Sasabihin, do you like added cheese? Do you like to supersize? You want to go large? Free fries? Free ganyan? Plus 20 pesos na lang? Naku! Diba? So, lahat tayo, no. No, ito si Doc Lisa, hindi siya nag-a-added cheese eh. Masarap naman ang cheese. Kung gusto nyo tumaba, walang problema. Pero kung ayaw nyo tumaba, pwede namang yung burger na no cheese. Yung sino-supersize, syempre hindi kayo magbago. Yung mga go large drinks, ay yung soft drinks nga na maliit, hindi na nga healthy, gagawin nyo pang go large, di ba? Kahit mura pa, wag na kayo pumayag. Small size lang, diet lang. Tatanungin ka ba, gusto mo ba ng extra muffin, extra dessert, extra pie? Minsan, bibili ka lang ng tubig, sasabihin pa, extra siopaw, Doc, gusto mo? So, yan ang mga tips natin. Konting pigil, mahirap magpapayat. Pero kung magpapapayat kayo, maraming health benefits ang pagpapapayat. Siguro pakita ko sa kanila, Doc Lisa, itong mga boards lang natin. Summary, may ikot-ikot tayo, ikot-ikot. Yan ang mga healthy foods. Na gusto mo konti summary, Doc Lisa? Kahit 1 minute lang. Okay. So ito, mga healthy foods natin dyan. Tapos ito yung mga proteins, yung mga nuts na sinasabi kong mas healthy na para sa inyo. Iba't ibang klaseng nuts and beans. Ito yung mga vitamins na gusto natin para sa iyo, ha? Vitamin A. Yan ang mga sources natin, mga orange-colored fruits. Vitamin B12, napakahalaga yan sa ugat. Yung mga source natin, cereals. Vitamin Dog D, galing sa araw. Handahan lang, Doc Lisa. Calcium, calcium-rich foods. Mga green leafy vegetables. Iron, healthy din yung mga iron. Malikot lang, iron. Zinc, yan, para sa hindi makagawa ng baby. Pwede ang zinc.